2 participants pa lang eh. Opo. Actually, 4:45 pa lang, sir. Siguro mag-start na, habol na lang yung iba, no, sir. Ayan, isa pa lang. Hi, Sir Luisito. Good afternoon po. Ang ating early bird. Ayan. So, sige, sir, ha, tandaan natin for tonight si Sir Luisito. Para sa ating early bird, meron siyang giveaway, Luisito. Early bird. Meron siyang Tikmil giveaway. Ayan. Congratulations, sir. Ayan. Si Sir Gideon. Hello Congrats. Po. Si Sir Ronald. Sir Emar. Parang bago si Sir Emar. Tama ba ako? Si Ma'am Arlene. Ah, si Ma'am Arlene dati na siya. Ayan. You're welcome po, Sir Luisito. Ayan po. Ayan. Guys, ha. Pagka meron po tayong mga tawag dito, early bird. Ayan. Binibigyan po natin, ina-acknowledge po natin yan. So, bibigyan po natin ng Tikmil giveaways. Ayan. So, wala po si Ma'am Kat ngayon. So, ako po yung naka-assign. Actually, last time po is medyo not feeling well. That's why hindi po ako present. But anyway, maganda po yung topic natin. Ano? So, yesterday, napakaganda nung topic natin. And I know na mas marami po tayong matutunan ngayon. Pinaka-importante, guys, yung ating pag-aaralan. It's all about risk management. So, napaka-importante niyan as a trader. And I hope you guys listened and magtanong po kung hindi naiintindihan. Ano? Kasi napaka-importante po ng risk management. Kung isa po kayong matagal na trader, masasabi niyo po na talagang ang risk management is one of the important na lesson na dapat niyong naiintindihan. Ayan, si Sir MR. Ayan. Hello po, Sir MR. Ayan. Sir MR, bago po ba sa Tikmil webinar o matagal na po? Or dati na nagpo-forex trading? Sir Roberto, hello po. Ayan, guys, yung mga videos nyo ha, yung kahapon na umattend na hindi po namin nakuha yung record, sorry po dahil nga biglang naputol yung ating webinar. So, type nyo lang po ulit yung mga email addresses later or kahit ngayon, basta pagpasok nyo para at least ma-send ko po sa inyo. Basta verified account po kayo ha. Ayan, si Sir MR Bago nga. Sir MR Bago. So, welcome po sa ating webinar for tonight. So, sige po, invite po. We still have how many minutes? Almost 14 minutes para po tayo makapag-start. So, sige po, invite lang po kayo. Then, kung may mga tanong po kayo, no, wag po kayo mahihiya. So, babasahin po natin yung tanong ninyo. And then, para po maintindihan ng lahat. Kasi maaaring yung tanong ng iba, bago pa lang po sa, na mapakinggan. And yung iba naman po, possible na alam na nila. So better at least respect po natin yung mga tanong ng bawat isa, lalong-lalo na po sa mga newbies, no? Yung mga bago pa lang natututong mag-trade ng Forex. So invite pa po kayo, pwede pa po tayo mag-invite, isend nyo lang po yung link. Isend ko din po dito, no? Para lahat po kayo makapag-invite or ma-share nyo yung ating link po dun sa inyong mga kaibigan, sa mga inyong kamag-anak na pwede nyo po ma-invite for tonight. Okay. Yan po yung link. Baka in case po na interested kayong i-share, please do share po sa ibang mga friends. Opo. Sir Luisito, isi-send ko po kasi dire-diretso para po isang send lang email lang muna. Actually, yung 1 and 2, pwede ko po pagsabayin. Then yung lahat ng advance, isi-send ko po in one email. So, magsi-send lang po ako tomorrow. Probably tomorrow po. May send ko na yung 1 and 2. And then yung the rest na, kasi po 5 po yung ating advance, no? So, intayin po natin matapos yung pang 5 para sunod-sunod po yung panonood ninyo. Okay? So, email address lang po. Ayan. Yes, ma'am, Panggay. Tama po yung Sir Luisito. Actually, nire-review po natin yan. Mas maganda po na ma-review nyo parati. And attend pa rin po kayo every time na ma-webinar. Bakit po? Ginagamit po natin yung questions ng iba na matutunan natin. And at the same time, pag nag-trade na po kayo, may encounter nyo yung mga questions, yung mga experiences ninyo na may mga questions kayo na pwede nyo iba to during webinar, especially sa advance. Kasi sa beginners po talaga is of course basic lang po yon and application and navigation lang po ng MT4. When it comes to deep understanding po, sa advanced training po natin yan ginagawa para po maka at least mai-guide po tayo ng mas mabuti and at the same time masagot po natin yung questions natin ng mas mabilis. Okay? Sige po, we still have 11 minutes before 6 o'clock. So guys, please do invite
And ano po, para po ma-share natin, okay, yung opportunity po. So, invite lang po kayo. Ano po ako, invite ako ulit sa GC. Ayan, maaga tayo mag... Guys, ano ha, kahit po gusto naming mas marami tayong maitopic tonight, supposedly, normally is 2 hours. But since may kasabay po tayo sa Europe na mga iba pang traders, ay sorry, iba pang mag-webinar, nagagamitin yung Zoom link natin, sad to say we are going to tackle or to discuss only for an hour lang po for tonight. But tomorrow, last day po natin, please write all your questions para po masagot natin tomorrow kasi last day natin bukas. So mas maganda po na lahat po yung mga tanong nyo masagot natin bago mag-end. And of course, yung mga makaka-complete po ng 7 webinars, meron po yung certificate galing sa Tikmil. E-certificate po yan ha, hindi po yan ipapadala sa inyo. E-certificate po yan na maisisend sa email ninyo and you can print that po. Kasi legit naman po yung ating mga, what do you call this? Certificates. Ayan. Bigla akong na mental block doon. Ayan. Hello po sa ating 12 na participants or attendees. Si Sir Gideon, natutuwa ako. Sir Gideon, may t-shirt ka na ba? Paki-message mo nga ako. Personal message. Ayan. Ma'am, kailan po ulit ang schedule ng ganitong webinar? Ano po? April, most likely po, ano na, June na tayo, Sir, ano, Sir Luisito. Kasi ano po tayo, after this, siset po natin yung demo account contest. Yung demo account contest po, piniprepare po natin yan para sa mga umattend ng webinar, actually, para sa mga bago. Para lahat po ng natutunan ninyo, maia-apply po natin sa, ano, sa... what do you call this, sa ating demo account contest. Although open for everyone, as long as you have your verified account with you, na para po at least ma-practice po natin. Again, but though it's a demo account contest, may prize po ito ha, cash po ito, na may ta-transfer sa inyong verified trading account. So pwede nyo pong i-trade, pwede nyo rin pong i-withdraw. So that's the good thing about joining the demo account contest. We will give 250, 150, and last po yung $100 as your prize. Ayan. So pagka na, may mga terms and conditions po yan, ha? Yes po, magpe-place po ng trade, risk management, tapos place ng trade, tapos buy limit and sell limit, then buy stop and sell stop. Ayan, mapag-uusapan po natin yan ngayon, Ma'am Grace. Ayan, thank you po for reminding me. Ayan, yan po yung topic natin. So we only have 8 minutes. You're welcome po, Sir Ma'am Grace. 8 minutes tayo, guys, ha? Mag-start na tayo after ng morning, opening prayer natin. So we still have, sige po, 5:55, magpe-pray na tayo. And then mag-start po tayo right after. Then dun sa mga bago, si Sir MR, first time na yatang umattend. Welcome natin si Sir MR. Salamat po sa pag-attend ninyo and we're looking forward na maka-invite din po kayo sa ano natin, susunod natin mga webinars. Although medyo late na po kasi pang second to the last natin ngayon, ano. Sister Anthony, welcome din po. Sister Alvin San Diego, no. Welcome din po. Si Ma'am Eva, kamusta po? Ayan. Ah, pangatlong webinar na pala. Sorry. Oy, sayang naman Sir MR kasi pangatlo, pang-apat mo kung sakasakali next tomorrow. So hindi po natin makukuha yung certificate kasi kailangan po at least 6 to 7 webinars po yung naatinan natin so we could give you the certificate. So again guys, and lastly, reminder po, tuwing papasok po tayo ng webinar, please use your complete name ha. Kasi doon po tayo nagde-depend sa name ninyo na ginamit sa webinar para sa e-certificate. So kung yan po is mga nickname, hindi naman po siguro presentable kung certificate na gagamitin ninyo for let's say, you know, professional purposes, eh sayang po na nickname yung nakalagay. Hindi po siya valid. Sayang naman. So encourage po natin na maibigay yung tamang name at saka yung surname po natin, complete name po, as much as possible. Actually, kung kasama nga yung middle initial, mas maganda para talagang legit po talaga kasi yung certificate natin. Sayang naman po kung hindi ninyo magagamit. Okay?
All right, so siguro pwede na tayo mag-start ng prayer. So guys, reminder no, dun sa mga bago na naka-attend nitong webinar natin, we always start po or open the webinar with the prayer. So we do respect your organizations, your faith, and of course your religion. Just please allow us to do prayer po. So, and we also end the webinar with a prayer. So, ganun lang po. Ano, maaaring yun din po yung kaibahan namin sa ibang nagwe-webinar. So, I hope you guys join me sa pag-pray natin so we could start early tonight. Okay? So, let's bow our heads. Father God, we thank you for this wonderful night and magkakasama na naman po kami para matuto at sobrang excited po kami na madagdagan ang aming mga kaalaman sa pag-aaral ng forex trading. And Lord, thank you po sa presence ni Sir Nathan na magiging speaker namin for tonight. Give him wisdom and knowledge, Lord, not only him but for us na makikinig at patuloy na mag-aaral ng forex trading. And we also, Lord, hope na ma-share namin ng mas maayos at mas mabuti itong aming mapag-aaralan at matututunan sa ibang tao na alam din namin na marami pong malaki ang may tutulong sa kanila. Sa inyo po ang aming papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa lahat na nakiisa sa pag-pray natin tonight. And papakilala ko po sa inyo muna. No? Baka po attend tayo ng attend, hindi natin napapakilala yung speaker natin. He is one of my mentor and we've known each other for almost a decade now. And knowing him po, he has all the rights para po magturo sa atin. And he's been in this business for almost 30 years na po. And guys, mind you, ang portfolio niya, nung nagte-trade pa siya, I mean sa lahat ng clients niya, at total, actually maliit pa yata ito, no? 800 million pounds, guys, ang kanyang portfolio. So, di ba? Doon pa lang sa portfolio, kakabugin ka na. But anyway, guys, no further ado, I would like to welcome our speaker for tonight, Sir Nathan Jinson. Sir Nathan, good afternoon. Ay, good evening na. Good evening. Apo. Good evening, everyone. Thank you for having me here. What time are we supposed to start? Pwede, sir, magkwento ka muna kung gusto mo po mag-start ng 6. Pero pwede naman na tayo mag-start tonight. Pwede ka na rin po mag-share ng inyong slides. Pwede na, sir. Naka-ready na. Okay. I just want to ask the participants if you have attended the previous seminars. Kasi diba nung kahapon ang pinag-usapan natin ay technical analysis. And I also mentioned yesterday that try to look for your own technical indicator, no? Look for one technical indicator that you will be comfortable with. So, siguro maganda i-mention ninyo sa chat yan kung meron na kayo napili. And for tonight's presentation, we will concentrate on setting up a trading plan. No? Kasi lahat ng pinag-usapan na natin fundamental analysis, no? So, sa fundamental analysis, na-discuss natin or nahanap natin kung ano ang magandang gawin at a particular event, no? Yung mga data releases. And a couple of yesterday, we started discussing technical indicators naman, no? Technical analysis using technical indicators. And the most common technical tools that a lot of traders are using, and this is the trend line analysis. So, ngayon, we will put all of what we have learned from the fundamental analysis and the technical analysis, no? We will put them to good use, no? We will try to create a trading plan. So, ang usapan natin ngayon ay setting up a trading plan. But before moving on to setting up a trading plan, let us talk about risk management. Kasi ito yung pinaka naaabuso, no, na hindi minsan nanineglect ng mga traders kasi nawawala yung kanilang risk management. Ang sa akin lang, no, I try to simplify my life
No, and I'd like you also to follow that lead, no? Simplify trading. Make trading fun. In fact, trading is really fun, no? Medyo nagiging stressful lang sa iba kasi they're trying to complicate the matter, no? Maraming masyadong binabasa, maraming masyadong ina-analyze. Eh, nawawala na yung objective tuloy, no? So sa atin now, for tonight, we will talk about risk management. For the IT people out there, meron kayo sigurong tinatawag na security protocols na ginagamit sa inyong mga infrastructures, di ba? Ganun din sa atin dito sa trading. In fact, in our very own lives, no, we almost always discuss or think about and choose risk management, no? In fact, ang daily life natin, punong-puno ng risk management yan, no? The choices that we will be making, no? Bakit? Kasi marami talagang pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan. And by managing our risk, no, it will provide us a better understanding on the probability of making money than losing them. So, sa trading, ang sinisimplify ko lang yung risk management ko by following this risk-reward ratio. What is the risk-reward ratio? Basically, it is a ratio between the amount of risk that you're willing to take and the supposed reward that you're supposed to apply. In my case, I always use the risk-reward ratio of 1:3, no? Bakit 1:3? Kasi marami man beses ako matalo, ang suma total pa rin, no, will always be net positive, no? In a game of in a game of where the only outcome will be 2, no, almost always 50-50 ang risk reward ratio niyan, no? Pag sinabing outcome na 2 lang, panalo o talo, di ba? Or pag nag-toss coin tayo, di ba, heads or tails, no? We toss the coin 100 times, ang ratio niyan will almost always be 50-50 or near about, no? 49-51 or 48-52, di ba? Halos malapit lang. Iyan yung dalawang outcome. Eh sa forex trading, dalawa lang din naman din ang pwede maging outcome, di ba? Either you win or either you lose. But we will use the risk-reward ratio of 1:3. Hindi yung 1:1 or 50-50 kagaya dun sa toss coin, ano? Logic being, even if I trade 10 times of 10 times a day, and even if I lose 7 times out of the 10 trades that I make, no, and only make 3 trades that is profitable, no, ang magiging net outcome ko niyan will still be positive, no. Let's use the Philippine peso as an example. If every time I trade and I'm risking 1 peso, and then pagtalo ako, I will only risk 1 peso. Pero kapag panalo ako, my target will always be 3 pesos, di ba? So even if I trade 10 times today and I lose 7 times of the 10 trades that I will be making, I will stand to lose 7 pesos, di ba? Pero kung dun sa tatlong trades ko naman, which is 3, so 3 times 9, 3 times 3 will give me 9. So, 9 pesos minus the losses that I've made, ang magiging net
income ko pa rin or net outcome ko pa rin will be positive too. Diba? So, this logic using 1:3 risk reward ratio, no, is the guiding principle in all of my trades, no. Siyempre nung bago-baguhan ako sa forex trading, wala akong pina-follow na risk reward ratio of 1:3. Kumbaga parang walang definitive target. Kapag natatalo, parang subjective yung decisions ko, yung actions ko. Pag nananalo, ganun din, subjective or walang direction yung aking mga trades, no? But of course, darating yung point na matututo ka, matututunan ka. Ito na yung ginagamit natin. I personally use this and majority of my trader friends are using this risk-reward ratio of 1:3. So basically, yan ang principle na ginagamit namin. Every time we trade, in fact, every time we trade, we always consider the risk first than the profit. Kasi yung profit, minsan, although ang target namin is 3, minsan di namin na aabutan yan. Minsan 2 pa lang, nagde-decide na kami. Or minsan pagka 3, tapos nakita namin meron pang pag-aasang lumaki, we let it ride. So, ganun yung nangyayari. But, ang guiding light namin parati rito is the 1:3 risk-reward ratio. Yun. Pag tuwing papasok kami sa market, parating yan ang aani namin. Yan, parating yan ang mag-guide sa amin. Yung pag mag-re-risk kami, ang target namin should always be at least 3 times of the risk that we are entertaining for that trade. No? And mind you, hindi kami nagte-trade ng isang beses lang sa isang araw, no. My personal record was 280 trades in one day, no. So kung makikita ninyo, medyo mabilisan yung ano noon, but trading that many, syempre mabilisan yung computation. Kaya nga nung nagte-trade pa ako noon ng OPMs, halos hindi ako nakaupo. Parating nakatayo ako niyan so that I can see and be alive, no, be active. So moving further, no, ito yung risk reward ratio natin, no. I will just reiterate this, no. This is my personal risk management. You can use your own risk management by changing this, no, or amending this. But my personal risk management is this one. No, I always use the 1:3 risk reward ratio. No, kailan ko ginagamit ito? Normally in a ranging market. No, kasi yun lang naman din talaga yung ano. I cannot use the risk-reward ratio of 1:3 pagka biglang lumabas yung non-farm payroll, no? Pagka, kunwari, biglang nagkaroon ng gera, hindi mo na magagamit yung risk-reward ratio, eh. Automatic, meron ka nang gagawin, eh, di ba? Let's say, nagkaroon uli ng earthquake sa Japan. Automatic yan, hindi na yan technical, fundamental na yan. So I have to act accordingly. As much as possible, I will try to use the risk-reward ratio of 1:3. Pero since this is fundamental, malaki ang galawan yan, no? Hindi ko na mahahabol. At minsan, hindi ko na nagagamit ang risk-reward ratio of 1:3. No? So bear in mind, this is predominantly used during technical trading, no? Ayan. I'll just reiterate, no? If you are risking n number of points, the reward should be 3 times of that or higher, no? So if I'm risking 1 peso, my target should be 3 pesos, so on and so forth. If I'm risking 2, then my target should be 6.
Ganun lang, no? Always times 3. Ayan. The stop loss should be according to the technical analysis. So, kunwari, nag-analyze ako ng market, nag-set ako ng buy order, and then nakita ko na pag bumaba siya at na-break yung aking support, mas bababa pa lalo. So, doon ako magsaset ng aking stop loss. So, kung kapag set ako ng stop loss, alam ko na yung magiging target ko. Because I can compute the entry price, no, kung saan ako bumili, at saka kung saan ako magsa-stop loss. So, ito, multiply ko lang yun by 3. Okay? And then, of course, I should set my take profit, which is 3 times that of the stop loss points. So, ganun lang po kasimple ang aking ginagawa araw-araw tuwing magte-trade ako. Ayun. Or, ito, baka first time nyo palang ito maririnig, no? Set a trail stop order. Yun. Ang trail stop, parang kalso. No? So, 3 times of my stop loss, doon ako magsaset ng take profit or magsaset ng aking trail stop para at least na ma-maximize ko yung market opportunity, yung market movement. Ayan. So, now, let's use risk management, the things that we've learned in technical analysis, no? Setting up trend lines, no? Saan tayo bibili, magsiset na tayo ngayon ng trading plan. Now, to me, every time I enter a market, every time I intend to trade the forex market or precious metals or energy, no, there are 5 questions that I need to answer. Number 1, what instrument to take? No? So this can be a currency pair, this can be energies, this can be cryptos, no? So aling instrument ang ilalaruin ko? How will I be able to identify what instrument to take? Well, when you wake up, for example, when you wake up and then you plan to trade the forex market, the first thing that you will have to do is to analyze the market, di ba? So, pwede mong i-analyze yan fundamentally. Pwede mo rin yan i-review kung meron bang mga economic data na lalabas, no? Na sa tingin mong pwede natin pagkakitaan. Tapos, titingnan mo rin naman din siguro ang mga charts. Titingnan mo yung chart ng iba-ibang mga instruments. So, from there, you will be able to choose what instrument that you would want to concentrate on. So let's say, no, we decide to trade the euro dollar. So, syempre, babalik tayo sa fundamentals. Titingnan na ngayon natin, are there any economic events that will come out in euro? Kung wala, are there economic events that will be coming out from the US? Kung wala, or kung mahihina lang, or out of way too far off pa, no? Titingnan ngayon natin yan sa technical tools, no? By using our MT4, checking out the chart. Ito yung paborito mga tanong sa akin. Anong time frame ang gagamitin? No? So, i-check natin yan. But to answer your question, ako, tinitingnan ko talaga yan, no? Lahat-lahat. Titingnan ko ang general idea. I will be able to see the general movement of the instrument
kapag sa monthly ko na check, di ba? Kung sa monthly, slowly paakit siya, no? For over several months na, wala siyang ginawa, kundi ang pattern niya is uptrend. So, pwede akong mag-buy na, no? But I will also go to weekly, daily, and then 4 hours, hourly, until I reach out 1 minute. If I see a pattern, then I will decide, no, that euro dollar will be the choice that I will be trading for today. Yan. Pero, meron pang mga apat na tanong, di ba? So the next question that I need to answer is what position to make? Should I buy or should I sell? So, balik tayo dun sa mga charts, no? Sa mga time frames na tinignan natin. And then, we trade accordingly. Now, if you're going to trade long term, so, ang pag sinabing long term, you're leaving the position open for several days or weeks or even months, no? Sino ang gumagawa nun? Ito yung mga carry traders, no? Pag sinabing carry traders, kino-consider din nila kasi yung swap. Kasi pagka merong mga instruments, merong mga currency pairs, energy, precious metals, or even cryptos, na kapag ikaw, for example, nakabuy, you earn interest. Pero kapag nakasell ka, you pay interest. You follow. Ayun. So, merong mga carry traders, ganun ang consider niya. Okay? So, kung ganun ang ano mo, long term, kung ganun ang iyong target or intention, then the best way to trade it is to use the time frames of longer periods like monthly and weekly. No? Now, if you're going to trade, kunwari, you only have a few hours to trade, then it makes no sense to look at the monthly time frame, di ba? Or even weekly, or even daily. Do you follow? Kasi hindi ka naman naabot ng ganun eh. So, kung kunwari, 2 hours lang yung free time, then the most that you will be able to use is the 1 minute, the 5, and the 15, or 30 minutes. O kaya hourly. Kaya lang hourly, medyo mabagal na yun. Kumbaga, dalawang bars lang ang lalabas nun eh, kasi 2 oras lang yung free time mo. No? So, kapag ganun yung objective mo, then you should use the necessary time frame. Okay? So, how will I be able to do this? So let's say I only have a couple of hours to trade today. So by doing that, by knowing that, ngari, pagdating na specific time, I have to pick up my wife. So may travel time ako bago ako makauwi. Eh, since meron akong free time, I might as well trade now. No? Iniisip ko din yan tuwing nagsasakay ako dati ng MRT bago mag-pandemic, ganun. Ganun ang ginagawa ko. I have 18 minutes, no? From Ayala to Trinoma. That will take me 18 minutes. Once na nakasakay na ako, pero habang naghihintay, probably another 30 minutes pa. So, knowing my limited time, I will act accordingly. Gagawa ko ng trade, pero siyempre, on a minute time frame na, hindi sa 1 hour time frame, di ba? So, balik tayo dito. What position to make? Buy or sell? Paano natin malalaman yan? By going over the charts. Siguro kayo, titingnan pa kayo ng mga MACD, Fibonacci, Alligator, RSI, Channels, no? Bollinger Bands. Whatever tools that you're using, go use them. So that it will give you an assessment on what to do or what position to make. Either you buy or you sell. No? Third question that we need to answer is, of course,
what price or price range to enter. No? Siyempre, doon natin malalaman yan by analyzing the market technically. Pag meron na tayo yan, then the next move, the next question that we need to answer, the most important question of all is the stop loss. If my stop loss is too far off, then I will reassess my position. Kunwari, I'm only willing to risk today $300. Eh, pag nag-create ako ng stop loss ko, aabot ng 500, I may or may not have to trade today. Diba? Kasi babantayan, ang laki ng trade possible loss ko for today. Eh, 300 lang yung willing ko for today. So, baka hindi ko gawin yon, lilipat ako sa ibang instrument and then I start over again. Diba? Yun. Ganun mag-set ng trading plan. No? Ito ang pinaka-importante sa lahat. The number four question. What stop loss price level are you willing to take? So, ano ang willing mong i-risk today, no? Para sa stop loss. Bakit? Kasi law of probability. Either loss yung trade mo or win. So, we're just answering the two possible outcome. This is the stop loss. Now, siyempre, yung other outcome, sasagutin din natin yan. Yung pinaka-final question dyan will be what price to take your profit. So having said all of those five questions answered, then we create a trading plan accordingly and then implement them on the trading platform. So, share ko lang po, no? Ang aking MT4. And close ko lang itong MarketWatch. And I will start mainly from monthly. Sa monthly, talagang akit siya. Sa weekly, akit pa rin. Daily, siguro these past few days, it's been, the pressure is on a downtrend. Pero ang, for today, no, wala siyang ginawa kundi umakit. So now, what we do is we create a trading plan based on the euro-dollar. How to do that? How to create a trading plan? So alam na natin lahat ng mga questions na isasagot, di ba? So punta na tayo sa new order. Yung new order natin, masasagot natin lahat ng kailangan natin sagutin dun sa questions. No? What instrument to trade? No, euro-dollar. Okay, let's make it at market execution. Volume, lagay na natin one volume. Ang order natin, since market, order muna tayo. Buy na muna tayo dito, no? Wait lang. Check ko lang sa 1 minute. O, pwede na siguro tayong bumili. So, buy tayo dito. Ayun. So, now, we have our buy. As you can see, no, nakikita nyo naman siguro yung buy order natin. Magulo lang yung mga buttons nung Zoom. Nakabuy na tayo, di ba? Now, wala akong stop loss. So I create a stop loss now. To create a stop loss, all I have to do is double click and then put a stop loss here. Saan tayo nakabili? 1.9150. So ang stop loss natin, gawin natin ng 1.09100 for example, or 1.20. Ayan. So, ang stop loss natin is 30 points down. Diba?
Do you follow? So, ang take profit ko should be 2 times 3, 60. So, ang profit points ko dito should be 60. So, automatic, nalagyan niya na ng take profit. So, now I do a modification. Now, it's there. I bought it at 91.50. Should it go down to 120, it will be liquidated at a loss. However, if it does not go down and instead goes up, it will be liquidated at a profit. 3 times my risk. Ayan. Okay? Clear po ba tayo sa lahat ng mga pinakita natin? By the way, you can modify this. No? Paano i-modify? Double click nyo lang and then you move it. Like so. So pagka na-move ninyo yan, edi i-modify nyo rin yung take profit nyo. O, nag 65 points na siya, edi gawin mo dito times 3 of 65. Do you follow? One more example pa daw, sir. Ha? Isang sample pa raw po sa request ni Ma'am Grace. Ah, okay. Sure. But wala ba kayong tanong dito? Kung wala, ayusin ko na. Minove natin, di ba? Yung stop loss sa 65. So 65 times 3, that is 180. Ano ba yung lumabas sa calculator ko kanina? $195,000. $195,000. So, lalagay natin dito, $195,000. And then, it will adjust my stop loss accordingly. Ayun. So, hindi na natin makita sa 15 minutes. Tingnan natin sa 30, sa 1 hour. Hindi rin kita. Bakit hindi nakikita? O, di sa 4 hours. Ayun. Nakita nyo na yung action nung ginawa ng adjustments natin. Since we adjusted it to the 65 points down, multiply it by 3, then 195, ayun siya, automatic. Now I can close this tray, I can close my MT4 and then go to sleep. Diba? Kasi nakaset na siya. Ayun. Poor signal ako, ma'am. Sorry to hear that, Renee. Ayun. Okay. Si Miss Grace ba? Gusto pa isang trade? Yes, sir. Isang sample pa raw. Isang sample. O, British pound naman. Okay. So, dito sa British pound, sa tingin natin, paakyat pa rin siya, no? Kasi tinitingnan natin yung 1 hour, tingnan natin sa 30, 15, 5, sa 1 minute, of course, that's not going to give us any more, ano, but on the 1 hour, or even 30, it's showing us that there's a possibility of still going up. So, new order tayo, and this time, British pound, no? And should we take it at market order? No? One volume natin. We enter a trade now by buying it, no? Ayun na, nandito na siya. Ito. We bought GBP USD at the price of 124.395. Since wala pa tayong stop loss, let's create a stop loss now. No? Let's say 25 pips. So it will automatically put in the figure. Since 25 yan, times 3, 75. Ito na rin yung stop, yung take profit natin. So now, I just modify my order. It will now have its own stop loss and its own take profit. Yun.
Ganun lang ka simple. Sir, may question po kay galing kay Sir Samuel. Sabi po niya, okay. Sir, pag nakita na natin yung bias, mag-place na tayo ng position, then mag-set na ng SL and TP, saka po mag-adjust na lang or mag-modify muna tayo ng SL or TP? Basahin ko lang ba? Na sige po, sir. Mag-set na ng SL and TP. Mag-adjust na lang or mag-modify. Mag-set ka muna. And then, siyempre, titingnan mo, Samuel, baka masyadong malapit yung stop loss mo. Pag kinumpit mo, tama naman, may natanggal na akong order. Pag kinumpit, natanggal ata yung pound ko. No? Kasi masyadong malapit, 25 points lang. No? Pagka nakapag-set ka na, and then tingnan mo din sa chat kung tama ba sa assessment mo yung layo ng stop loss. If not, then you adjust it accordingly. Of course, pag nag-adjust ka ng stop loss, you also have to adjust your take profit. I hope that answers the question, Samuel. Ayan. Thank you, sir. So, Ms. Grace, thank you, thank you. Na-take out na nga yung, ano, yung pound natin. Kikita naman natin yan sa ating history. Ayun, talo ko ng $25. Ayan. So now, I'm enjoying a floating loss of 48, 53, 56, 61. No? Hintayin din natin yan. No? Pwede tamaan niya anytime soon yung aking SL. Actually, 5 points na lang tatamaan eh. Or, tumama siya sa taas. But whatever the outcome may be, napakaganda, kahit saan pumunta yung market, protected yung ating portfolio. Ayun, natanggal na din siya. Anong advice niyo regarding RRRR? Ano yung RRRR? Risk-reward ratio, sir. Ano ang advice ko regarding the risk-reward ratio? Baka po yung katulad na 1 is to 3 na sinasabi niya, sir. Oh, my advice is to follow your risk-reward ratio. Ayun, in-explain ko naman at pinakita ko sa inyo, no? Kung paano gamitin yung MT4 and how to set a risk-reward ratio using your MT4. In my case, it's MT5. Sir, pag scalping, ano po ang risk ratio? Daryl, again, you should monitor or analyze your technical charts, di ba? Doon sa technical charts na yon, doon lalabas kung gaano yung risk mo dyan eh. And then, pagka nag-compute mo na yung risk mo, di automatic makakompute mo na rin yung reward mo. Ayan. So, pag scalping, that's day-to-day. Kagaya nung dalawang trades na ginawa natin, ano? That's more than 2 trades today. Unfortunately, parehong na-stop out. So, if you're trying to scalp today, your risk ratio will depend on the chart or the analysis that you will be making. So, wala pong, ano yan, walang value set in stone. Kayo po ang magsiset kasi niyan eh. I hope that answers the question, Daryl. There's a chat. Pwede bang maglagay ng sell stop or buy stop at the same time? Yes, pwede. Gawa tayo. Pero hindi sabay-sabay, no? Kasi kapag pending order, you can create one of the 6 available to you here. No? So buy limit, sell limit. Buy stop, sell stop. Buy stop limit or sell stop limit. Ayan. So,
you can only choose one of the six available to you. So buy stop ka muna, then put your price here, and then click the place. And then after that, set another trade, then create the sell stop. Pero yung simultaneous, hindi nyo po magagawa yun. Ganun yata yung tanong mo, Randy. Simultaneous ba? Pero kung hindi simultaneous, then I can set an example. No? So, set tayo ng market pending buy stop muna. One volume, and then we buy it at 1.0950, for example, no? Umakyat ng 50 points, 40 points from the play na ano. So set natin yan, and then meron na tayong naka-buy stop na pending dito. Then we create a new sell stop. So pending order, instead na buy stop, sell stop naman, the price will be 1.0870, for example. Then we place it here. So ayun na, meron tayong buy stop, meron tayong sell stop. So if that's what you mean, Mr. Salvador, ganyan po tayo, Mr. Randy, ganyan po yung gagawin natin. Pero hindi simultaneous. No? Ayun, Grace, when do we need to use pending order instead of market execution and vice versa? That's a good question. Miss Grace, let's say I don't want to buy the euro at the current price. So the current price is the market price, no? So market order yun. Let's say ayoko yun. Gusto ko mas mababa pa. Diba? Or mas mataas pa. Then I use the pending orders. Pero kung kunwari gusto ko nang bilhin siya ngayon, then all I do is click it, and then I will be executed at market. Pag sinabing at market, kung ano yung presyo ngayon, kung anong binibigay ng mga banko ngayon, yan ang bibilhin ko or yan ang ibebenta ko. Pero ang pending order, these are prices into the future where in the future, a bank, a particular bank will give you a selling price, at that time, or a buying price at that time. Yun. So, yun po yung pending order. Now, you use it based on your need, no? Kasi ang tanong mo, when do we need to use pending in market? The need is, kung kunwaring ayoko ng market price, gusto ko meron pang ibang presyo, then I will have to use the pending orders. Yun. I hope that answers the question. Tama po ba pagkakaintindi ko? When do you need to use the pending and the market? Ayan. Normally, Miss Grace, nagsiset ako ng pending order sa mga economic data releases. Reason being, pag lumabas kasi yung data report, yung market nag-a-activate na, no? Malikot na yung market. Bakit malikot yung market? Kasi merong mga ibang traders na nakaset na yung pending orders nila, no? Yung mga physical traders, kausap ang mga bankero nila, o kapag ang data ganito, bili mo ako ng euro against the dollar at whatever the price is. Meron din na sasabihin, $1 above the current price. So, merong mga ganun na, those are pending orders, no? Eh tayo, siyempre, small time lang tayo, chuchupita lang tayo, maliit lang ang portfolio natin, no? Compared to the billions of dollars that they have, eh, mas malaki yung, ano nila, influence nila sa market. Kaya ako, always yan, particularly pagka non-farm payroll, no? Tuwing merong mga economic data releases na ititrade ko, lahat
yun, naka-pending order. Kasi, pag kami market ko, pag-click kong ganyan, eh ang lakas ng likot, ang likot-likot ng market, more often than not, nababump off yung order ko. Kasi kunwari, market order is 1.0911.4. Eh pagkapindot na pagkapindot ko ng buy, no, eh naging 1.0911.7 na, 7 or 9. So hindi na yung presyo ko yung nakukuha. So nababump off ako. Pag sinabing nababump off ka, ito yung sinasabi nilang, may maraming mga nagsasabi na tinatanggal ka ng broker eh. No, hindi. Bangko ang nag-ano sa'yo. Kasi nung gusto mo siyang bilhin, iba na yung presyo. No, hindi na yun yung presyo. Ito na yung bagong presyo. 1.0912. You want to buy it still? Yes or no? Ganun lang. No? Sir, may question po tayo. Pwede po ba maglagay ng SL at TP pag meron kang buy stop at sell stop? Yes, pwede. Gawin natin ngayon yan. Ito, may buy stop tayo. My stop loss, I want to buy it at 1.0950. My stop loss is 1.0925. So 25 points there. And then my profit is, let's say 1.00 na. So now I can modify it. So meron akong stop loss, meron na rin akong take profit. So pag minodify ko yan, magkakaroon ng red line. That will signify my stop loss should my buy order be taken. Pero hindi, since hindi siya kita, let's go to 1 week. Ayun. Ayun yung take profit ko. Ayun. So, I hope that answers the question. Another question, sir. Ilang beses o may limit po ba ang pag-modify ng trade or setting ng stop loss? Only yan pag-set ng mga modifications natin. As long as the trade is there, you can modify it as often as you want. Walang limit yan. Sino ba yung nagtanong? Jimber. Walang limit po. Maximilian, can I set a stop loss in my pending order? I think I've answered that. I've already demonstrated yes, sir, that as well. Also answered na rin. May question po? Wala na, sir. Ito po, meron po tayo sa chat box. Sir, may epekto po ba ang pending order sa current bias or trend? Pending order? No. walang epekto siya. The pending order is only an execution instruction by the MT4 to our network na should there be a price at that particular moment, no? Yung pending order mo will be executed. So, the system will automatically order that. No? Kunwari, pending order mo is to buy. So, merong banko in the future, no? Binigay yung presyo ngayon, no? Sa buying price. Then, the system will automatically accept that order. So, wala po siyang kinalaman sa current bias ng trend. However, you might mean na kunwari, bumili ka ng 1 lot. That's only $100,000 no worth of euro dollar. Are you meaning to say na will it have an effect or bias on the trend? In a way, yes, kasi mayroong order na dagdag. Assuming kunwari 1,000 kayong bumili sa ganyang presyo, lalakas yung assessment ng mga banko na maraming bumibili, they will act accordingly. Patataasin nila lalo yung ano para hindi ka na bumili ng particular instrument na yun. Yun. So balik tayo sa supply and demand, di ba? Kapag maraming bumibili, anong ginagawa ng mga supplier? Pinamamahal nila para huminto o ma-arrest dahil
in the future, it will have an effect on their current supply status. Yun. So if that's what you mean, Mr. Samuel, yan po yung explanation dyan. Si Ms. Grace naman po, ilan po ang advisable na difference from the price to your SL and SNTP? Ms. Grace, ganito, no? Like I said, base sa aking analysis, let's say I should put a stop loss in a particular price kasi na-analyze ko no, doon sa presyo na ang aking order, pag mali, eh, baka bumagsak pa. Kaya doon ako magsiset ng aking stop loss. At of course, since meron na akong stop loss, meron na rin akong TP. Kasi gagamitin ko yung 1:3, di ba? So, mahirap sagutin yung ilan na advisable difference between your entry price and your stop loss. Kasi pag sinabi ko 30 points, eh pero ang stop loss na dapat, eh palagay na natin, pag bumagsak ng 45, pag bumagsak ng 50, eh baka magtuloy-tuloy na. Eh di sayang, nasayang lang, no? Nag-risk na lang sana tayo ng 20 more points para at least maano natin. Baka mamaya bumaba lang siya ng 45 points, tapos umakyat na. Kasi talagang heavily supported, for example, yung pending stop loss natin. So, hindi natin pwedeng sabihin na ilan at ang advisable difference between the price and the stop loss. It has to come from your analysis, no? Sa technical analysis mo, no? Because of your analysis, nakita mo na kapag na-break niya yung support or yung resistance, it will go further. So, doon ka magsiset ng inyong stop loss. Wag yan ang common mistake ng mga traders, no? Parating tanong din sa akin 'yan. Gaano ang average ang iyong points, no? When setting up a stop loss. Eh, you're trading based on your portfolio, not based on the market. 'Di ba? If that's how you analyze them, you're trading it based on your portfolio. Kasi ilang pips ang kailangan? Eh, hindi. Dapat base sa inyong technical understanding. I hope that answers the question, Ms. Grace. Si Randy, in case of slippage or gap, may effect ba sa pending order? Example po, nawala ba yung pending order? Thanks. From history, no, from experience, lahat ng mga pending orders kasi not nai-hit sa akin, no. I've been to so many brokers na rin, no. All of my pending orders nai-hit. Meron lang time na hindi siya na-hit at natanggal nga siya sa system kasi hindi dinaanan yung presyo ko, eh. Kumbaga tumalon talaga ng roughly about 50 points, eh. So hindi ako na-hit, no. Nangyayari po 'yon, no. Pero napaka-seldom niyan, Sir Randy, no. It's very seldom. When trading non-farm payroll, malakas na ang galaw niyan pero lahat ng mga pending ko natatamaan pa rin. So bihira. Yung mga cases na talagang hindi ko nakita na tinamaan yung mga pending orders during the Sendai earthquake, tapos during September 11 of 2001. No, talagang halos wala akong maano noon. Nag-market ako pero ang spread na binibigay sa amin was 200 points. So bibili ako sa 1.1. Ang selling is 0.9. Ganun. So, ang laki, no? So, kapag bumili ka, negative 200 points ka kagad. Negative $2,000 ka kagad. Ayun. Yung mga nagpe-pending, hindi nakapagpasok dahil kasi at taas talaga ng presyo. Ayun.
hindi abot kaya ng pending order prices ko. Yan. So, any more questions? Q&A, marami. Pwede ba maglagay ng SL? Sagot na natin yan, sir. Okay na to? Yung si last, Julian, okay ito na lang pong nasa baba. Ano po ang minimum and maximum price o volume na allowed i-trade? At magandang tanong yan. No? Magkano ba ang willing mong i-trade? No? Wala pong ganyan na ano eh, na setting sa MT4, no? Ano ang minimum at maximum? Miss Sally, may maximum ba kayong limit? Siyempre, mas marami, mas gusto nyo, di ba? Yes po. Depende lang sa instrument, sir. Kasi di ba sa specifications, merong maximum and ano doon, minimum allowed to trade. So, maximum 100 lots naman yun, sir. So, medyo malaki-laki naman talaga. Oo. Ayun. So, depende, Jimber, yung ano, depende sa broker yun. You should go over their terms and conditions, no? Regarding sa maximum. Kasi ang minimum, automatic na yan. Eh kung gusto mo lang ng 0.01, that will be your minimum, di ba? Wala nang bababa pa doon. Wala namang 0.001, di ba? 0.01 is the lowest. Ayun. So I hope that answers the questions, Jimber. Si Ara, kung nakapag-set ka na ng stop loss and take profit, pwede ka bang mag-stop na ng pag-trade anytime kahit hindi umabot sa line ng TP na nakaset? The answer to that is yes, pwedeng-pwede. No? Meron kang makikita, no, Rodel, na X dito sa MT4. I-click mo lang yon. That will automatically liquidate the position, either profit or loss. And that will also erase whatever SL and TP that you have set in. No? So, automatic yan. Madidelete yan kagad. At may execute yung order. Yun. Si Albert. Sir, ano po ang magandang leverage sa nag-uumpisa? Albert, that's a good question. Ayun mga ganyan dapat na tinatanong sa atin. Depende sa kapasidad ninyo. But I would always recommend using the leverage of 1:100. No? Kasi, kaya bakit ka pa nag-trade sa broker kung hindi mo iti-take advantage yung leverage? Kasi kung gusto mo mag-trade ng physical, no, kagaya sa banko, 1:1 yung leverage mo. So, kumbaga, $1 mo, eh, nagko-control niya, $1 din. Pero kung naka-leverage ka ng 1:100, ibig sabihin nun, yung buying capacity ng $1 mo is times 100. So that is the best option that you can use. However, there are brokers that are using higher than 1:100 as their leverage, no? I have seen 1:1,000. There's even 1:2,000. Pwede niyong i-try din yon, but masyado nang napakaliit nung buying, hindi maliit. Napakalaki nung buying power ng inyong $1. Mind you, this is a double-edged sword. So kung tama ka, di times 1,000 or times 2,000, eh paano kung mali ka? Eh di times negative 1,000 or times negative 2,000 din yan. Diba? So, ganun yung ano niyan eh. It's a double-edged sword, Mr. Albert. I would suggest, try out first. No? Ako, I always, whenever I open a trading account, I always use the 1:100. Ayun. Sa mga bago at luma, when I started trading, it's 1:100. Wala na kaming ibang leverage. So it stuck. It got stuck with me. Now, even if I have I can do 1:1,000, I'm still doing 1:100. Kumbaga, timplado lang yung tama. Tamang-tama lang yung timpla ng 1:100 sa akin, Albert, no? But this is my personal preference, no?
However, Albert, I'd like you to try it out, no? Pwede ka mag-open ng account na 1:100. Open ka rin ng 1:500. Open ka rin ng 1:1,000, no? And then, go figure kung alin dyan yung mas komportable ka. Ayan. Any more questions? Ayun, SB, if 1:100 ang leverage mo po, pag natalo ka, magkano po ang talo mo sa $100? At depende yun kung magkano yung in-stop out mo na loss. Tsaka kung depende yun sa volume na in-open mo, SB. No? Yun. May computation po dyan. Kaya hindi, medyo magmagulo yung tanong eh. Hindi natin masasagot dyan na ano. Eh kung inopen mo 0.01 or 0.05, depende kasi sa volume na inopen ninyo. Si Jimber may tanong, meron po bang effect negatively pag mas mataas ang leverage na ginamit? Wala naman. Wala naman. Ang computation mo lang doon ang magbabago. Ayun. Thank you rin, thank you rin, no? Mr. Salvador, ano yung sa free margin? Ano yung tinatanong mo sa free margin, Mr. Salvador? Pilihan nyo at baka makat off tayo. Ay, hindi baka. Makakat off talaga tayo. Oo nga po, sir. Malapit na. Yeah, we only have 5 minutes. Sir, meron tong isang question dito sa chat box. Do you provide one-on-one coaching po? Hindi siya one-on-one, but it is a class, no? The class is has a minimum of 5 participants, and then there are 5 modules that we will be discussing. Dun sa paid coaching po ba ito? Yes, sir. Siguro po. Siguro. Paano anyway, raw mag-enroll? Ako na sir magdi-discuss. Guys, may mentoring program si Sir Nathan, at least 5 packs per group. Before nag-offer siya ng ano, actually napakababa po ng offer niya before, that was last year, na dun sa mga parang entry stage, no, at least 5. Dati po nag 200 siya per head. Pero parang hindi po napansin or nabigyan ng importance, binalik po niya sa tamang price or sa dati niyang rate, which is $1,000 per head po ito. So 5 sessions po yan, at least 5 heads po sana ang mag-enroll bago po siya mag-start. If you wish to enroll or would, if you are interested, send me po yung mga messages ninyo and ako po mismo yung kakausap sa inyo or magsiset po tayo ng schedule kasi medyo busy po si sir, ako po mismo makikipag-communicate sa inyo. Pag kumpleto na, tsaka lang po tayo pwedeng mag-open ng mentoring program ni Sir Nathan. So far, ibigay ko po sa inyo yung aking Facebook, no, para at least makipag-communicate po kayo sa akin ng diretso. Para po ma-guide po natin kayo sa mentoring program ni Sir Nathan. Yan po yung aking Facebook account. Please send me a message. And guys, I'm sorry, nagmamadali tayo. We only have 3 minutes. Maka-cut off po kasi tayo. Send me your emails or leave your email addresses po dito sa ating chat box para po ma-send ko po sa inyo itong ating recorded webinar tonight. So again, thank you very much sa pag-attend, Sir Nathan. Thank you very much. Any last word before we close? Thank you. See you tomorrow. All right, sir. Sige po. See you tomorrow, guys. I-continue natin tomorrow yung ating discussion, ha? Again, please leave all your email addresses para makopy ko na kaagad. Unlike yesterday, talagang nakulangan tayo sa oras. So, habang nagsisend kayo ng email, please join me to close this webinar with a prayer. Father God, we thank you for this wonderful night. Again, marami po kaming natutunan and pinagpapasalamat po namin sa lahat ang aming natutunan sa inyo at sa aming speaker. And Lord, we hope na ma-share po namin itong aming knowledge and experience na natutunan namin tonight sa aming mga kaibigan at aming kamag-anak na alam po namin na makakatulong sa kanila ng malaki ang pag-aaral ng forex trading. With you, Lord, we give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you very much, guys. Amen. Sige po, continue lang nyo. Sir Nathan, thank you so much. See you tomorrow. Thank you so much. See you tomorrow. Okay po. So, bye. Yes, sir. Bye-bye.
Guys, again, tomorrow po tayo mag-start ulit, no? Sorry, talagang medyo shortened yung ating oras ngayon. Pero tomorrow, we will be back doon sa 2 hours natin na webinar. And last day natin yun, no? So please invite more people para po ma-share natin. Ayan, so thank you very much, guys. I will get all your email addresses na. Then tomorrow, humabol na lang ulit yung iba. Sorry, ha? Kasi talagang idudugtong ko lang to dun sa dati nating record. Para hindi na tayo masarahan. Ayan. Ano bang date ngayon? April 11. Ayan. So hanggang saan ang aking nakuha? Kulang pa. Ayan. Hanggang dito kay Ma'am Maxim yan. Ayan. Alright guys. Thank you so much and have a good night. Enjoy your dinner po with your family. God bless po. Baka po kasi masaraduhan tayo. Sorry naman. Okay. Bye-bye. Teka, yung nasa ano pa? Nasa question and answer pa. Napunta dun yung kanyang email address. Wait lang. Alright. So thank you very much, guys. Have a good day. Bye-bye.